Guys, welcome to my channel. Today, I'll share with you yung mga features ng Montero Sport na you might not know na nag-i-exist pala. In the course of my ownership of this vehicle for the last 10 months, may mga na-discover akong features na hindi ako familiar sa kanila o bago lang. So today, I would like to share this with you. Minsan kasi, hindi tayo nagbabasa ng manual o tinatamad tayo. And then, in the course of operation of the vehicle, may nadi-discover ka mga features. Kaya ito, sana makapag-share ako ng information at mag-benefit kayo. Halika, samahan niyo ako. Punta muna tayo dito sa instrument cluster, no? May dalawa ditong items na sa tingin ko is unique. One is yung rest reminder. So, meron siyang rest reminder. So, this is useful halimbawa na sa long drive ka. You can set it 1 hour, 2 hours, or hanggang 4 hours para magpahinga ka o magkape. So, pagka naka-on yan, magbibip yan. So, to remind you that you have to rest. Isa pang nice feature nito, meron siyang compass. Yan, oh. So, bihira yung may compass. Ano? Very useful ito. Halimbawa, you are in the province. And then, naligaw ka. So, alam mo yung saang directions ka pupunta, di ba? So, useful siya in a way. Okay, ang isa sa mga features nito, ito yung navigation na lumalabas din doon sa instrument cluster. Subukan natin. Sample, pinunta tayo yung navigation and then punta tayo halimbawa sa ano ba, halimbawa SM Aura. Okay. SM space Aura. Okay, ito. Yan. So, proceed tayo doon. So, when the navigation is on, nakita mo, doon, oh, meron din siyang arrow. It tells you kung kailan ka magle-left turn, kailan ka din magra-right turn. It gives you the distance. So, that's one feature na nakarito. Nakita mo, papunta siya kaliwa, di ba? So, kaliwa din siya. You know? Left turn dyan, and then left turn left. Pwede mo siyang i-zoom, no? Para makita mo. Subukan natin. Yan. See? So, hindi ka natitingin dito sa, ano, dito. Dito ka na sa instrument cluster para yung focus mo. Isa na lang titingnan mo. Okay? Isa sa mga features na pansin ko dito, meron dito siyang butas na lalagyan ng key, no? Key holder. Ito. Yan. Hindi ko alam kung ano talaga ang purpose nito, pero nabasa ko lang sa isang forum sa Australia. This is one is really for lalagyan ng ano ng key, no. Pero sinasabi ng iba na ginagamit daw ito pag mahina na yung key fob mo, yung battery ilagay mo daw dito para ma-start mo yung sasakyan. I just don't know if that is correct, pero kasi sa Thailand right-hand drive siya, dito nila nilalagay yung kanilang susi, eh. Siguro, because this is mass production vehicle, hindi na siguro nila inilipat itong key holder dito. So, comment down below kung tama yung aking assumption. Ito kasing airbag mo sa harap, pwede mong i-switch off dito sa may passenger seat, no? So, kung meron kang kasamang bata, na for safety reasons kasi yung airbag kasi is harmful to children, no? Kung nasa harap siya at mag-explode yung airbag, baka madisgrasya siya. So normally, sineset nila yan to off. So ito, pinipiit mo lang dito clockwise.
Isa sa magandang feature nito, itong automatic tailgate. Meron dito siyang switch sa loob. So, pwede mo siyang i-press to para mag-open yung sa likod. Halimbawa, pupunta ka sa parking o i-check nung guard. So, tama lang yan. But, ma-open mo lang yan kapag ka sa park itong cambio mo. So, how to open it? You press this, no? Yun. How do you close this? Press ko ulit. Yun, ang ganda, di ba? One thing that I discovered also dito, ito pala, ito sa center armrest na to, no? Di ba, meron siyang tray dito. So, lagi nandyan siya. So, nakaharang siya. So, halimbawa, gusto mo ay siya tanggalin para diretso ka na dito, pwede mo siyang ilagay dito. Yan, o. Oh. Yan. So, pagbukas mo ngayon ito, diretso ka na. Yan. Tapos, pag ibabalik mo na naman, kuhanin mo na lang ulit. Balik mo na siya. Neat, di ba? Mga feature nito, yung safety features nito, di ba? Yan, o. Pinababa mo yung salamin. Normally, may malikot na bata. So, halimbawa, yung nakalawit yung kamay mo, tapos bigla mong i-close yung window, hindi siya maglalock talaga. Hindi maiipit yung kamay mo. Babalik siya. O, subukan natin, ha. Yan, o. See? O, bumaba siya. Ulit. Okay, bumababa siya. So, that's a safety feature para hindi mo masaktan din yung kamay, no? Another thing is, may nagsasabi na ito daw, itong pinaka center armrest na to, is bakit siya nakalaylay dyan? Hindi siya naka perpendicular, ano? So, ganyan talaga yung design niya. So, normally, para magpantay siya, re-recline mo yung seat niya. Tingnan natin, ha? Yan, o. So, pag naka-recline siya, okay na, pantay na. So, this is the default setting. So, pag tinuwid mo yung itong sandala na to, bababa to. So, yan, ganyan lang. Meron siyang headrest dito sa center, no? Kasi yung iba, walang headrest dito sa gitna, no? Kaya nakakapagod. So, that's one good feature nitong Montero. The other feature is, kumpleto siya ng handle, Kita mo from the driver side, passenger, dito sa middle seat, tsaka sa third row, meron din siyang handle. So, that's a very good point, no? And then, isa pa, meron din siyang seat belt para dito sa rear passenger. And then, kumpleto siya, meron siyang dalawang top tether dito sa likod. Ano ba ito? May isa pa ditong hindi nyo alam, So, ito, pag tinumble ko yung seat, yan, ganyan, no? Meron dito siya ng parang belt na, para dito, lalagay mo dito sa, yan. Meron siyang hook para hindi siya gumalaw. Siguro most of you hindi alam ito, Kasi minsan, pag may kakarga ka, diba, dito, pwede itong mag-tumble, So, that's protection. Doon, sa kabila, meron din na ganyan dito sa single-seater sa right side. So, pagka tapos mo nang gamitin, so, ibalik mo na, tupi mo lang. Yan. Tapos, balik ulit natin dito. Okay. Many of you are wondering, di ba bakit itong Montero, hindi nila binabago itong seat configuration? What I'm talking about, itong third row seat, Kasi because yung floor niya is flat, no? Unlike yung other SUV, So, kaya dinisign nila dito, kita mo, gusto niya magkaroon ng tie support, no? Kaya nakalubog siya. Kaya naka-angle yung seat niya, pero para medyo nakataas to. Kasi kung hindi niya ginawa yan, hindi niya
masyadong magiging mababa itong ano, mababa itong seat mo, para naka, para yung sa Nissan Terra nakalapat na dito eh. So ito iniangat niya ng konti. I think yun ang reason behind this design. Kaya lang ang disadvantage lang nito, medyo mahirap siyang ano, i-fold saka sa ayan fold, hindi siya yung isang system lang, para ito baka nga tatlong ano eh, tatlong sequence bago mo siya may unfold. Kita mo yung sa Trailblazer ko, since nakalubog to, nakalubog tong flooring. So, nai-flat niya yung ano, nai-flat niya yung sheet, no? At and then naka-elevate ng kaunti yung sheet. Kaya ito, because this one is flat, wala silang choice kundi gawin yan. Para mahabol niya rin pag tinupi na naka-flat ito. Kaya dito, sinandal niya ito sa tabi para mag-flat. Mahabol niya yung flat. Okay, isang next ano ito, itong takip na to. Normally, pwede mo siyang balikta rin, di ba? Ngayon, o. Oh. Yan. So, this one is made of plastic. So, anong purpose niya? Ang purpose niya is, kung meron kang pinamili, halimbawa, supermarket ka, may mga basa. So, pwede mo siyang, ano, ilagay dito. So, yan ang ano niya. Yan ang purpose itong plastic. So, pwede mo siyang balikta rin, actually. Nasaan ang bin number niya? Nandito sa right rear, no? Ito yung bin number niya. Ito, oh. Yan. Dito mo siya makikita. So, ano bang gamit itong bin number? Yan yung vehicle identification number. So, yan ang pinaka-identification ng sasakyan. So, ginagamit yan. For example, magka-claim ka sa kasa ng warranty or i-re-register mo. So, yan. Yan ang gamit ng VIN number. Yung cornering light, itong nasa gitna, no? So, ibig sabihin yan, kapag ka nakailaw ka sa gabi at in-on mo yung headlight, pag lumiliko ka sa left, lumiiras din ito sa kaliwa. Pagka naman, ano, sa kanan ka, yung kabila naman ng, ano, ang mag-iilaw. So, very good feature din yan, ano, cornering light na yan. Isa pa sa mga features nito is, pag binaksan mo yung tailgate, tsaka halimbawa may obstruction, so kung merong tao dito, hindi magtutuloy-tuloy yung bukas niya. So, titigil siya kung saan sa tumama. So, halika, subukan natin. So, i-open natin, nandito ako. See, hindi siya tutuloy, babalik siya. So, mind you, pag tao lang yun. Eh, kung ano yung poste yan, magagasgas na to. So, ingat lang. So, yeah. Okay, yan yung mga features na sinasabi ko na baka hindi nyo pa alam, no? Pero yung iba, alam na siguro yan. Alright. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!